aking tagadala. Yan, ito yung routine namin tuwing Sunday. Yan, magluluto tayo ng pork caldereta. Try ko lang magluto dito sa instant pot. Ito yung ginamit ko. Yan, instant pot ko lang tulutuin. Una muna, lagay muna natin dito sa, yan. I-brown lang natin ng konti yung meat. Hindi. Ay. Yan. Ayan, mukhang nag-brown na siya. So, ilagay na natin kung tinunaw natin na caldereta meat. Yan. Yan. Kulang to siya na it. Tapos ilagay ko na rin yung onions. So yun, i-aano ko lang siya ng 20 minutes. Pressure cook ko siya ng 20 minutes. So ito yung ating ingredients. Carrots, potato, at saka bell pepper. Wala akong green peas. Ano ba yun? So yun lang yung ihahalo ko. Ito namang mga niluluto ko ay minsan kulang sa ingredients, minsan nasobrahan. Eh, ang ano lang kasi, ang ginagamit ko lang talaga is yung nakukuha ko sa dumpster. Hindi po ako mahiyang banggitin yung dumpster dahil yun naman talaga pong reality na kumakain kami nang galing sa dumpster. So yan po yung ating ihahalo sa ating kalderita. So yan, pinapakula na natin ng after 20 minutes, saka natin ilagay. Yan. Mukhang okay na siya after 20 minutes. So ilagay ko na yung, ina natin yung, yan, potato. So, at saka carrots. Mamaya ko na ilagay yung tawag yan. Mamaya ko na ilagay yung bell pepper pag malapit na siyang maluto. So paanuhin natin siya ng another 5 minutes. Ating kalderita, magkang luto na yung potato, luto na. So ilagay na natin, panghuli kong lagyan ito eh, yung ano, yung tawag yan, bell pepper. Yan, ano lang natin ng konti. Yan, luto na ang ating bell pepper. Ating simple na pork calderita, kulang sa sahog pero mukhang masarap pa rin naman. Ayan, fixing plate for my son. Ayan. Sit down na there, Matt. Ayan, ito na yung ating calderita. Tikman na natin kung anong lasa. Yan. Good. Yan yung ating ingredients. Gagawa tayo ng banana bread with pineapple. Ito yung pineapple na nakuha natin nung isang araw sa dumpster. At ito yung, ayan, nag-ripen na yung mga banana. Kaya gagawa na tayo ng banana bread. Damihan ko nang gawa pa kasi ipamimigay ko din. So, siguro mga tatlong portion itong gagawin kong banana bread. So, balatan ko muna ito sila. Tapos maya-maya gagawa na tayo. Ayan, nabalatan na natin yung banana at ang ating mga ingredients. Atin na yung ihahalo lahat. Ayan, nahalo na natin lahat ang ating ingredients. Pasensya na maingay yung piano. Nag-practice yung aking anak piano.
Yan, lagay na natin yung pineapple, 1 cup of pineapple sa ating banana bread. Yan. So, lagay na natin dito. Kasi nga, isa lang yung lutuan kong ganito. Mga tatlong batch siguro ang gawin ko nito. Be careful, Matt. Ayan, lagay lang natin dito. Yan, ibibake na natin ng 350 until mag-brown siya or maluto na yung ano. So, yan. Ayan, nire-ready ko na yung mga i-deliver ko sa aking mga friends and family. Yan, ang kanilang mga goodies. Yan, naka-ready na yan. Hintay ko na lang yung aking banana bread para isang dalahan ko na lang sa kanila. Yun. Yan yung ating first batch of banana bread. Gagawa na naman ako ng pang second batch. So, yan. Okay, ito na yung mga nagawa nating banana bread. Ready na to. I-deliver natin bukas. Bukas na kasi ginabi na ako pagluto nito eh. So, yan. Tara mga palangga, hatid na natin itong ating mga goodies. Yan. Is ano dito? Anong tawag yan? Sunday. So, ito yung routine namin. Yan ang aking tagadala. Yan, ito yung routine namin tuwing Sunday. Naghahatid kami. Nahatid namin sa aking mga friends and family. Ito nga mga goodies. Yan. Kasi tuwing Sunday, yung anak ko, nahatid namin doon sa ano, doon sa yan, yan yung mga dadalhin natin doon. Yan. Nahatid namin doon sa biyanan ko yung anak ko ba tuwing Sunday. Hinihiram nila yung aking anak. May matatanda na itong aking ano eh. Matatanda na kasi yung aking mga biyanan. Yung ang aking biyanan ay yung lalaki kong biyanan ay ano na siya, 92 years old. So, punta kami doon, hatid namin, kasi madaanan lang namin itong mga kaibigan ko. Madaanan lang namin yung bahay nila. So, isang dalahan na namin. Ayan, dito na tayo sa pangalawang bahay. Asa man ani, ha? Now, where's the other one? I saw. last nating hahatiran. Yan, ito iwan ko to sa kanya lahat kasi siya na yung magbigay nito daw, maglagay doon sa food bank ba kasi malapit lang kasi siya dito. Sa kanya ko no, ito iiwan lahat. Ayan, shout out sa mga sales lady sa GM Motors, all surname Ramirez. Shout out to Nanay Violeta Zamora from Talisay, kay Juvie Sabilo. Shout out kay Leon Diluyula from Malaysia. Shout out kay Jean Angalot. Rizel Candia, happy birthday sa anak ni Sis Erna Tianson this coming March 21. Happy birthday sa imong anak, sis.
Gritsin Badong and family from Bicol. Filongco family, Ali Jaga, Rowena Montes from Qatar. DC De Jesus, Dadang Lopez from Davao City. Shout out sa bana ni Sis Maritso na si Tommy Lindungan o sa iyang mga anak na si Marita, Chamcham, G of Tio Saki. Shout out kay Jennifer Galora. Diana Rose Flores from Midsayap North Cotabato. Lianos family from Carmona, Cavite. At shout out sa lahat ng kanyang mga kapatid. Shout out sa mga taga Basilino, Mindanao. Shout out sa mga taga Baguio. Maraming salamat sa panonood. Thank you very much for watching. Gracias. Kung bago ka pa lang sa channel na to, if you are new to this channel, don't forget to click the subscribe button. Thank you for watching mga palangga.